Magandang araw po sa iyo, Marley, Junalyn, Kilin, Corey. Pasensya ka na, medyo late yung pagsagot ko ng tanong mo. Ngayon ko lang gagawin ito. ayun nga sa sinasabi mo na nabasa mo sa FB ko na ang sabi ng Diyos na pari at pastor ay sinabihan ng Diyos na number one, makasalanan. So ngayon, ang tanong mo na paano naman ang mga tao na regular nagsimba o monthly annual confession and aktibo sa simbahan at nagbigay ng donasyon gawin sa mga nobena, session, prayer meeting, nagbabasa sa Bible, pamisa sa patay, birthday offering o anong klaseng attention na ginagawa ng simbahan o gumawa ng kabutihan sa araw-araw. O, maganda ito. Isa-isahin natin ito. Ang regular na pagsimba, Merle, hindi ito isang batayan na naniwala tayo sa Diyos. Anuhin ba natin yung nagsisimba tayo araw-araw na ang ginawa naman natin ay hindi naman ay sa gusto ng Diyos. So, tulad ng sinasabi ng natin na sinasabi sa Bible na ayaw ng Diyos ang manglalamang. So, o ayaw ng Diyos ang magnanakaw. So, ayaw ng Diyos ang nangaliwa, ang isang asawa, o ayaw ng Diyos kung anong meron doon sa sampung utos, sandaling sabi. Pero, ang lahat ng mga bagay na yon ay ginawa naman ng Diyos, ang ginawa naman ng, ginawa naman ng tao, yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, nawala doon yung sinasabi natin na regular na magsimba o one thing confession. Di ba? Kung ano man yung ginawa. So, hindi yan batayan ng Diyos. Hindi yan ang batayan ng Diyos na ang tao ay naniwala sa Kanya. Pangalawa, yung sinasabi mong annual or monthly annual confession, eh, para saan yun? Ang pisal ka maya-maya? Eh, sinabi ba ng Diyos yun na mangumpisal ka tuwing nakagawa ka ng kasalanan? Yung sinabi ng Diyos na saan ang pagbabago ng isang tao samantalang itulit niya ang mga bagay na ayoko? So, ibig sabihin ng Diyos doon, pag alam natin kasalanan yun, pag alam natin na alam ng tao na ayaw niya, hindi natin ulitin pa. Kasi pag inulit natin yun, walang pagbabago at pagsisisi. So, hindi tayo tunay naniwala sa Diyos. Kasi alam natin na ayaw ng Diyos, pero ginagawa natin pa ulit-ulit. So, yun yun. Yung mga very active sa prayer meeting o study, sure, bakit hindi ito batayan ng Diyos naniwala ka? Alam mo kung sa, nasa video ko na yan, na ang prayer meeting na yan, paniwala ko, ginawa ng mga simbahan yan para maging bihasa ang isang membro o isang tao na tungkol sa Bible. Kasi pagdating na sa sharing, eh, sino mga kausap na, ng mga tao na yon, sino yung interesado na makag-usapan ng paniwala, eh, ang ganda ng lumalabas sa bibig niya. Memoryado niya lahat ng mga bersikulo, kung ano man yung mga pahina, tapos ang mga words na lumalabas ay talagang galing sa Bible. So, ang tao ngayon na nakikinig, mainggan nyo, maniwala. So, ito yung sinasabi ng Diyos na isa ito sa batayan ng Diyos na ginagawa ng tao ito para makakumbinsi doon sa mga tao na magpamimbro. Kaya nga, sabi nga ng Diyos noon, di ba, na mag-ingat kasi darating ng mga panahon na may mga tao gagamitin ka para kumita sila. So, ito yon, isa na ito ang mga pari at pastor na gagamit nila ang mga ultimong membro. Hindi nila sinasabi, galingan mo yan para mag-share ka at makumbinsi tayo. Hindi nila sinasabi yun. Pero sa
sa ginagawa nila, ito yung pakay nila. Na para hindi na sila maghirap, hindi na sila ang mag-share o mag-umbinsi, so ang membro ang nagagamit nila na mag-prayer meeting at pag nabiyasa, o di makakumbinsi o makapag-share sa kapwa nila. So, pag nainganyo ang tao dahil magaling magsalita o magbanggit sa salita ng Diyos, dahil sa prayer meeting na yan, eh, ang tao magpamembro. So, pag namembro na, nandoon na yung magsimba na, magbigay doon sa lambat o ano ba yun, landing net o sibot, at saka sa ibang reliyon may 10%, o di nakinabangan na ng pastor o namumuno sa simbahan. So, ito yon na nagagamit na sila para kumita. So, ito yon. So, ngayon, yung pagbibigay ng donasyon sa simbahan, hindi yan paniniwala. Nang nagbibigay ng donasyon, para ka lang, para kang bumili ng ano, para kang bumili ng paninda. So, nangaral ang pare at pastor. So, nagbigay ka ng donasyon, hindi yung donasyon. Donasyon ba yung may halaga? Donasyon ba yung hindi gagawin nila ang isang bagay, hindi kanila kasalin kung wala kang bayad, hindi kanila bibinyagan kung wala kang bayad, at sa sinasabi nila, oh, ito yung bayad, ito yung bayad, libo-libo. Di ba? Mga ninong-ninang, o 50 yan, o ninong-ninang, 100 na ngayon, kasi mahal na. O di ba? So, nasaan ang donasyon doon, na sinasabi ninyo? So, ibig sabihin doon, nagbinta sila, at bumili kayo. So, ito yon. So, yung mga nag-join sa Novena, na passion o ano man yun, isa ito sa mga ginawa ng mga simbahan na makinabangan nila ang mga tao. Sila-sila din ang gumawa nito para makinabangan din nila. Hindi ko paniwalaan yan, ang nobina na yan. Na isa yun sa patunay na paniwala. Ano magagawin mong nobina na yan? Kung gawain mo naman, hindi naman yan alisono sa gusto ng Diyos. Dahil simple naman ang gusto ng Diyos. Gumawa lang tayo ang tao ng kabutihan sa kapwa-tao o sa mga nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. So, ito yun. Kala ko ba natin yan? Hindi na. Yung rosary, isa din yan. Eh, alam ko, kung anong mga laman ng rosary na yun, wala naman akong alam dyan kung anong mga dasal yan. Yung dasal nga, hindi ko alam kung, iba ko, kung may isa akong dasal na tatapos, pagpadasalin mo ako, isa lang naman ng dasal ko, na sarili kong dasal. Bakit ako nagamit ng Diyos? Bakit makita akong sarana, makita akong parating, o makita ako ng isa sa buhay ng tao, kung dasal ang pinag-usapan, kung lubin naman, kung rosary man. Iganawa lang nilang rosary, eh, naisipan nila na kikita sila nito, so yun, pinagsama-sama nila ang rosary, gumawa sila ng isang bagay na rosary mismo, tapos pinagbibinta nila, o di kikita sila. So, ganito ang nangyari doon sa rosary na yan. Isa yan sa paniniwala ko. Yung ayun nga, nagbabasa ng Bible, di, yun yung sinabi ko sa iyo, na sabi mo nga, prayer meeting, isa din yan, parehas lang yan. Binabasa nga ng Bible, paano ka, kaya nga nandiyan ang prayer meeting, dahil doon sila, nagbabasa sila ng Bible, kung ano man yung mga ipapakita sa Bible, ano man yung sinasabi sa Bible, yun yun, mga pinag-usapan at tungkol sa Bible. Pero kung Bible nga pinag-usapan, hindi yan batayan ng Diyos na tunay na tao na niwala. Dahil, yun nga, ang lahat ng ang paniniwala ko tungkol sa Bible, hindi lahat ng laman sa Bible ay galing na sa Diyos yan, sa dami-dami na niyan, sa litlit ng litra, kapal-kapal ng Bible, nipis-nipis ng papel, isa nang gagaling ng mga ito, at makita natin ang mga laman na magkaiba-iba sa dami, 1,000 mahigit, 1,600 mahigit pa, mas marami pa dyan, ang iba't ibang klaseng Bible. Eh, paano na masabi natin na tama nga ang Bible na iba't iba na ang mga sinasabi, iba't iba na ang laman. So, malinaw doon sa sinabi ng Diyos na pag sila nangaral, buklat sila ng libro at ikaw mangaral, wala kang buklat ng libro. So, ito yung Bible, binubuklat ng mga pare at pastor. So, malinaw doon na may batayan ng Diyos na hindi nga na lahat niya ng laman dyan ay galing nga sa Kanya. So, yun. Kaya isa ako sa tunay niwala. Kaya isa ito sa hindi ko paniniwalaan na ang lahat ng laman sa Bible ang galing nga sa Diyos yan. So, kung kaya kong siya-isahin yan, kung piece-to-piece o one-on-one, ito lang kasi video. So, limited ang sinasabi ko gawa nung sayang yung oras na ilaan natin dito na pag-download, hindi naman matanggap ng Facebook kasi may oras man, may ilong minuto lang pila pwede niyang tanggapin. So, kaya nagmadali ako. So, ganito yan. So, yung
Tanong mo na tungkol sa pamisa ng patay, ganun din yun. Tinuro lang nila ito dahil lang sa pera. Lahat ang gawain sa simbahan, puro pera ang ano, na hinahangad. Ito yung mga ginagawa nila na tuturo nila na sila din makikinabang. Kaya makikita natin na ang sagi ko sinasabi na ang misa talaga, kung nabasa ninyo yan sa post ko o video, ang misa talaga, wala talaga yan ang ginawa sa buhay ng tao, wala, sa buhay ng patay, walang ginawa yan. Walang kaligtasan ang ginawa dyan. Ang pagpatay na bang tao, magawa mo bang gumawa ng kabutihan? Hindi na. Magawa mo bang maniwala? Hindi na. Magawa mo bang magbago at magsisi? Hindi na. Ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao, nandito sa buhay pa tayo. Kaya nga ang Diyos nagpaala sa tao ng buhay pa. Dahil nandito ang pagbabago, pagsisi at lubos sa paniwala. Pagpatay natin, wala na yan. So ngayon, pagdating sa siyam na araw, yun na yung husgahan ng Diyos ang kaluluwa na patay na, o yung taong patay na may kaluluwa. Ang kaluluwa, kusgahan na niya, pagdating na siyam na araw na kung masama ka, sa impyerno, pag mabuti ka, sa paraiso. So ito yun, dalawa lang kung pilihan ng tao pagdating ng siyam na araw. Mahaba yan, may mahabang kwento yan na misahe na yan, na na-video na ako dyan kung nanonood ninyo. So ngayon, yun. Walang silbiang pamisa. Ginawa lang ng simbahan yan para sa pira. Isipin niyo naman. Ang bawat pamisa, magkano ang bayad ninyo sa bawat isang kaluluwa. Sa dami-dami niyan. Sa daming pamisa kasi naniwala ang tao. Pero kung isipin ng tao, walang nagawa ang pamisa. Kasi kung nakaligtas nga yan, eh dapat mayroon ng nagsasabi na, oh, huwag ka na magpamisa dahil naligtas na yung kaluluwa, pinamisahan mo. Eh, nangamatay na nalang yung nagpamisa, wala pang nagsasabi na naligtas yung ipinamisahan. So, wala katapos ang pamisa, wala katapos ang bayad. Di ba? So, wala katotohanan. Malinaw din doon ang sinabi ng Diyos na wala ngang kaligtasan doon. Kasi kung meron nga, eh, yung pare nga mismo, nagsasabi na huwag ka namang mamisa, brother, sister, kasi naligtas na sila. O, diba? So, walang kaligtasan. Pangalawa, anong batayan natin na nakaligtas nga? Na ang kaligtasan nandito sa buhay. Kaya nga nagpalala ng buhay pa tayo. Kaya nga nagpalala ng Diyos ng buhay pa tayo. Dahil nandito lahat yan. So, ngayon, yung sinasabi natin, ang tanong mo na maligtas ba sila na according sa teaching o itong mga taong gumawa ng kabutihan sa mga tao na yung mga taong ito na aktibo sa simbahan, aktibo sa mga ginawa ng simbahan, pero gumawa din sila ng kabutihan. Oo, nandun ako, gumawa sila ng kabutihan. Naligtas sila doon, dating doon. Pero, nakasala sila naman. Saan sila nakasala? Kasi, pinamulat nila sa tao ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Tulad nung tinuturo nila na pamisa, anong maligtas sila. O, yung ginawa nila na pag ano sa Bible, yung pag pamulat nila sa tao na ito tama, pero hindi naman. So, dahil hindi nga totoo ang sinuturo, so nagkakasala sila. So, sa pagkakasala nila, so Diyos na rin ang maghuhusga o pagdating na panahon, kung saan sila ilagay ng Diyos. Dahil nakasala sila sa maling pinamulat din. Na, posible naman sa lahat ng nasa simbahan din na aktibo, gumawa din ng masama. Hindi naman siguro. Wala nang kaibahan dito sa hindi nag-aktibo na gumawa rin ng kabutihan. So, gumawa din sila siguro ng kabutihan, pero yun nga, dahil sa nasunod nga nila sa simbahan, kaya nga ito rin yung isa sa gusto ng Diyos na liligtas mo na niya ang tao kasi sila ang nagkakasala na hindi naman nila sadya. So, ito din yung nagkasala sila na hindi sadya. Gawa yung pinaniwalaan nila ang turo sa simbahan. Ayun yun. So, ngayon, yung mayroon kang senaryo yung binigay, yun nga, na kung taong bilong sa tanong na binigyan natin na pangalan, Maria, in short, ginawa ni Maria ang lahat from 1 to 10 na nabasa ni Maria sa wall ko ba, o sa Bible ba, o sa 10 utos ba na ginawa ni Maria, o na yun na niwala siya doon sa mga mensahe ng Diyos o mga testimony ng mga tao na piniwalaan niya na mga sinusulat ko, tapos nagpatuloy pa rin ng ano ni Maria yung patuloy niya ang mga gawain na
ayaw ni ang gawain o ano ang gawain ng simbahan, kumbaga pinatuloy pa rin ni Maria ang paniniwala niya doon sa natutunan niya sa simbahan, pero alam pa rin niya na yung mga sinasabi ko ay pinaniwalaan niya. So sa makatwid, walang paniniwalang nabuo sa puso niya kasi pinatuloy niya ang paniniwala niya doon sa namulatan niya sa simbahan. Alam niya na ang pamisa ay hindi na makaligtas, yung nagpamisa pa siya. So ibig sabihin, alam niya na bulok na yung isda na yun, bibilihin pa rin niya. Di, ngayon, nung kinain niya, di nalasing siya, na allergy siya o anuman. O so nagkasala siya kasi alam mo na nga niyang masama yun, hindi na yun ang tama, ginawa pa rin niya. So, kung kunan natin ang base yung sinabi ng Diyos na nasaan ang pagbabago ng isang tao, na samantalang itulit niya mga bagay na ayaw ko, ito yun. Alam na ni Maria na mali. O alam ni Maria na ayaw ng Diyos dahil mali. Yung tulad nung nasabi ng Diyos na please don't sell my words. O katulad ng pare, ginawa ng pare. Alam na pare na, alam ni pastor na sinabi ng Diyos na please don't sell my words. Mahalin niyo ako na walang kapalit. Huwag niyo akong pagkakitaan. Tapos ngayon, pinatuloy nila, dahil dito sila nabubuhay, malino doon na walang kapatawaran dahil sinabi ng Diyos na saan ang pagbabago ng isang tao nang talang itulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So, malino doon na ito si Maria, mapunta din sa impyerno kahit naniwala siya. Kasi nga, ang paniniwala ko rin, ang paniniwala, wala sa salita yan. Ginagawa natin. Alam natin na masama, huwag natin gawin. So, sa haba ng panahon, na nakikita natin, na encounter natin sa araw-araw nating buhay at hindi na natin ang ginawa at iniwasan natin, di alam natin kasalanan. So sa panahon na yun, di ka na mapatawad ng Diyos, nakita ng Diyos na tunay ka naniwala dahil kahit sinundot ka na o dahil sinubo sa iyo, idinura mo talaga dahil ayaw mong gawin, gawa nung alam mong kasalanan at ayaw ng Diyos. So diyan sa panahon na yun, mapatawad ka na ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng Diyos, walang lumalabas sa bibig mo, wala kang sinasabi, pero nababasa ko ang puso mo. So, kahit hindi ka nagsasalita, dahil alam mong ayaw ng Diyos, ginawa mo talaga, sinunod mo, yun ang mapatawad ka ng Diyos. Ganun ang Diyos. Hindi yung gumawa ka ngayon ng masama, mahingi ka ng patawaran, akala mo, pinapatawad ka na. Tapos bukas, gagawa ka uli. O bukas, sunod makalawa, mag-umpisal ka sa pari, kasi yun ang turo na, yun nga, yung sabi mo na, regular ng umpisal. Ano yun? Lokohan, yung pare na sinabihan mo ng kasalanan mo, nambiro ang makasalanan. Tapos, ang pare, hindi ka naman doon nagkakasala. Tapos, ang pare, hindi naman yun ang magbigay ng kapatawaran. Hindi ka naman nakakasala sa pare. Bakit doon ka mangumpisan? Sabihin mo yung kasalanan mo sa kanila. Hindi naman siya magpatawad. Ang Diyos na magpatawad sa iyo dahil nagkasala ka sa Diyos, hindi naman sa pare. Nagkasala ka sa Diyos kasi yung mga bagay na ayaw ng Diyos, iginawa mo. Dabas, bakit doon ka sa pare ng opisyal? Di ba? Kaya yung mga mamatay na, kukuha ng pare para pakumpisalin yung mga mamatay na. Walang yan. Swerte naman yung tao na yun. Sa haba ng panahon, ginawa mong masama. Tapos, mamatay ka na lang, mag-opisyal ka, patawarin ka ng Diyos. Ano yun? Lukuhan? Lalo mo pa ipakita sa Diyos na nagbago at nagsisi ka at may paniwala ka, patunayan mo, niwala sa pamagitan na hindi mo napagawa sa masamang gawain. Namamatay ka na sa oras na yon. Di ba iyan, lukuhan? So, ginawa lang nila yon. Another, bayad na naman yan. Mangumpisa ng tao nun, magbayad na naman. Kinuha yung pare nun, magbayad na naman. O, gasolina sa pare, o, pagkain sa pare. Di ba? Nandito ang paluloko. So, walang katotohanan. So, sana, Merle, happy ka sa mga sagot ko. Kung meron pa mang katanungan, malaya kayo magtanong. Sasagutin ko kung ano nga. Tulad itong tanong mo, masyado mahaba. So, kaya ito, ginawa akong video para mas malinaw sa iyo at malinaw din siya nang babasa at nakikinig. Ang gandang araw o anuman, gabi man sa inyo. So, God bless para sa lahat, lalo na sa iyo na maganda itong mga tanong mo.